ang inyong franchise mag-end next year. If you are expecting na ma-renew yan, I'm sorry. You're out. I will see to it that you're out. Ilan kaming mga kandidato na kinuha ninyo ang pera namin but never aired our propaganda. Ako, Chis Escudero, lahat kami. Kayong mga putang inang kayo. Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw, hindi ka. Pagka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Pagka pati yung network mo, stop na yan. Pero yung... Muling nangako si Speaker Alan Peter Cayetano ng patas na pagdinig sa Kamara kaugnay sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Sa ipinadalang statement sa ABS-CBN, sinabi po ni Speaker Cayetano, ito'y bilang pagsuporta sa posisyon ng Administrasyong Duterte kaugnay sa kalayaan ng pamamahayag. Tiniyak din ni Speaker Cayetano na pag-aaralan ng Kongreso ang lahat ng aspeto kaugnay ng renewal ng franchise para maprotektahan ang interes ng publiko. Naiintindihan niya na may mga individual at grupo na nais madaliin ang proseso, pero suportado niya ang pinuno ng Committee on Legislative Franchises sa diskarte nito kung alin ang prioridad at importanteng batas ang dapat unahin. Ang isyu niya ng franchise ng ABS-CBN, kung titingnan ng simple, ay naguugat lamang kung karapat dapat bang bigyan ng karapatang gamitin ng kumpanya ang frequency o airwaves na pag-aari ng pamahalaan. Sa huli, pinayuhan po ni Speaker Cayetano ang Kongreso at ang media, partikular ang ABS-CBN, na tingnan ng mabuti ang sarili sa ambag nito sa pagpapabuti ng bansa at mga reformang kailangang maipatupad upang pagsilbihan ang Panginoon at ang sambayanang Pilipinas. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mga boss. About the petition filed by Okuaranto, filed by Soljen earlier today before the Supreme Court to disenfranchise ABS-CBN. Well, as I've said, the Soljen is constitutionally bound to institute any action against any transgressors of law. And if a franchise holder is violating its franchise, then it is his duty to file a petition of quo warranto. Now, as to the plaint of a few members of Congress that such petition deprives the authority of Congress to grant franchise, I think it's very misplaced because Congress has the constitutional authority to grant a franchise. But when you file a petition for a franchise to be withdrawn, which has already been granted, it is not depriving Congress. Kasi sila nagbibigay eh. Kaya lang siya nagfile ng petition dahil may mga violation na sinasabi siya. But sir, we all know how the president feels towards ABS-CBN. So was there a communication between the president and Soljen prior to the filing of quo warranto petition? None that I know. What I know of the president's style is, if you want to do something in relation to your job, do it. Let the law take its course. Palagi nang sinasabi niya sa lahat. Now, with respect to the, as you said, the president's feelings about ABS-CBN, you must remember that there is a basis for his expression of displeasure. What? He was a victim of fraud. And when he expresses that, that expression falls within the freedom of expression, which we cannot deprive a president of, given that all citizens are entitled to that. But it doesn't mean, nor has it anything to do with the petition filed by the Solicitor General, because that is the job of the Soljen. And if he does not do that, then he would be charged with dereliction of duty. So you're saying, sir, that the President has nothing to do with this? Oh, nothing to do. Definitely nothing to do. Mm-hmm. Moreover, let me just stress this. It's Congress
that has the authority to grant or to renew, not the president. Hindi ang presidente. Kongreso ang bibigay doon. And as you know, the practice of the president, it does not interfere with the function of Congress. Sir, some of the media organizations are crying of, well, this is a clear violation of press freedom. What do you say to that? Wala mang connection yung press freedom eh. Kasi unang-una, ang Congress nga mag-grant o mag-renew it. Yan namang isa, nag-file ng petition kasi trabaho niya naman yon. So wala. May follow up? Parang ano yan eh. Let me recall the incident involving the former Chief Justice Sereno. Remember that when a petition for co-warranto was filed and there was an impeachment proceedings, they were also arguing that you're depriving us because we're trying to have this impeachment process. And that was brought to the Supreme Court. And the Supreme Court said, no, iba naman yung impeachment nyo, removal yon. Because ito yung mga grounds. Ito naman, iba naman ang sinasabi rito. May authority naman ng soldier na mag-file ng petition for co-warranto.